Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayon, ikukwento ko sa inyo yung na-experience ko bilang pasyenteng na-operahan. Sana tapusin yung video na to guys para na rin maging aware kayo kung ano yung gagawin if ever mangyari to sa inyo or sa kakilala nyo. Pero sana wag naman. So, noong September 23, typical day, nandito ako sa bahay with my family. Okay naman ako nung morning, pero 1 hour after ng lunch namin, dun na nag-start sumakit yung tagiliran ko sa my right side. That day, naka-day off yung ate ko na nurse. Hindi ko agad sinabi sa kanya na masakit yung tagiliran ko, kasi kaya ko pa naman yung pain niya. Kumbaga, kung i-rate ko yung pain 1 to 10, nasa number 4 siya. So, lumipas yung 30 minutes, hindi pa rin nawawala yung sakit sa tagiliran ko. Kaya, sinabi ko na sa ate ko na yun nga, masakit yung tagiliran ko sa may right side. At saka, nakaka 30 minutes na, talagang inurasan yun, no? Nakaka 30 minutes na, hindi pa rin nawawala yung sakit niya. At saka, lalo pa siyang sumasakit. Ngayon na sabi ng ate ko, punta kaming ospital para magpa-check up. Nung nasa ospital na kami, chineck up ako ng doktor, kinapa niya yung tiyan ko, tsaka sa may tagiliran. Tinanong niya kung masakit ba dito, masakit ba dyan. Tapos sinabi niya na ituro ko yung pinakamasakit na bahagi ng tagiliran ko sa may right side, gamit yung hintuturo para makita nila yung kung saan talaga masakit. And then, tinuro ko, tapos ang sabi sa akin, kung hindi daw UTI ay appendicitis. Kaya pinapunta niya kami ng ate ko sa surgeon para masigurado. Nung pumunta kami sa surgeon, sakto naman nakatatapos niya lang mag-opera. So, chineck up niya rin ako. Sinabi niya rin na ituro ko yung masakit na bahagi ng tagiliran ko gamit yung hintuturo. Tinanong niya rin kung kailan pa nagsimulang sumakit yung tagiliran ko. Sabi ko, after namin mag-lunch. Tapos, sabi ng surgeon, tumalun ka nga. Wait a minute! Dahil nakatuntong naman ako sa mababang upuan nun, nakatalon ako. Hindi kasi ako makatalon kapag walang tuntungan. Then, after ko tumalon, tinanong niya ako kung saan yung masakit. Sabi ko, dito po sa may tagiliran, sa may right side. After noon, sabi niya, appendicitis yan. Ihanda na siya, ooperahan ko na siya ngayon. Nung marinig ko yun, nashock talaga ako. Hindi kasi ako makapaniwala. Kasi ang alam ko, magpapacheck up lang ako. Wala naman nag-inform sa akin na check up plus opera pala yung mangyayari. Tapos narinig ko yung ate ko na kausap na nga sa cellphone yung mga kapatid ko. At ini-inform na ooperahan na nga ako. Ay, grabe guys. Wala talaga sa isip ko na maooperahan ako that time. Pero iyon, niready na ako para sa operation. Pinapunta muna ako sa CR para magpalit ng hospital gown. Pero bago pa ako makapagpalit ng hospital gown, naisuka ko pa yung kinain ko ng lunch. Hinang-hina talaga ako nung time na yun. Nung naka-hospital gown na ako, pinaupo ako sa wheelchair. Tapos, tinanong sa akin ng nurse kung may allergy daw ba ako sa gamot. Sabi ko, wala po. Pero para masigurado, in-injection na nila ako sa forearm for skin test. Tapos, binilugan nila gamit ng ball pen. Kapag yung tinusukan ay namula at lumampas dun sa binilugan nila, meaning may allergy ka sa gamot. Pero kapag hindi naman lumampas dun sa binilugan nila, meaning, wala kang allergy sa gamot. Yung sa akin, hindi naman lumampas din sa binilugan nila, kaya wala akong allergy sa gamot. Habang naghihintay sa labas ng OR o operating room, kung ano-ano na yung naiisip ko, katulad ng... Totoo ba to? Anong araw ba ngayon? Grabe, naisuka ko pa yung lunch ko kanina. Magtatagal kaya ang operasyon? Lalo akong kinabahan nung ipapasok na ako sa OR. Yung ate ko nasa labas lang ng OR kasi bawal yung relative sa loob. Ako ipinasok na ako, tapos sobrang lamig.
Siguro dahil naka-hospital gown lang din yung suot ko, kaya nilamig ako ng sobra. Then pinahiga ako sa bed at nasilaw ako sa liwanag. Liwanag ng ilaw nila, nakatakot kasi sa akin eh. Bago mag-start yung operation, napansin nila na may cutex yung paa ko. Kaya pinatanggal muna nila sa isang nurse yung cutex ko. Pagkakatanda ko, yung kulay ng cutex ko nun is turquoise. Ha? Huh? Spelling ng turquoise? Guys, mali pala yung pagkakatanda ko. Pink pala. Pink pala yung kulay ng cutex ko nun, guys. Pink. Doon ko nalaman na bawal palang may cutex kapag ooperahan. Kasi hindi nila makikita kung kinukulang ka na sa oxygen. Nag-iiba kasi yung kulay ng kuko kapag kinukulang ka na ng oxygen. Kapag naging purple or blue na yung kulay ng kuko mo, meaning lack of oxygen ka na. After natanggal ng cutex, pinapwesto ko na parang fetus position. Tapos, in-injectionan ako ng anesthesia sa my lower back. Then, itinihaya ako at inoperahan na. Take note guys na gising ako habang inooperahan ako kasi hindi man ako pwedeng patulogin kasi hindi ako nag-fasting at saka nagsuka ako bago ipinasok sa OR. Pero syempre dahil sa anesthesia, wala akong naramdaman habang inooperahan ako. Manhid yung lower part ng katawan ko mula tiyan hanggang paa. Tapos yung kamay ko nun ay naka-stretch side by side at nakatali. Dahil sobrang nanginginig ako na kailangan itali yung kamay ko. Effect daw yun ng anesthesia, once na in-inject sa akin, ay mag-cheer talaga ako. After ng operation, inilipat ako sa isang bed. Then nilagyan nila ako ng warming blanket. Kasi nag-chill pa rin ako nung inilabas ako sa OR. Tapos nung hindi na ako nag-chill, tsaka hindi na rin masyadong manhid yung katawan ko, inilipat na nila ako sa ibang room. After ng surgery, ang instruction ng surgeon ay naka-flat on bed lang ako within 8 hours. Meaning nakatihaya lang dapat ako at walang unan. At dahil ka-o-opera ko lang, hindi din ako pwedeng uminom ng tubig at kumain hanggat hindi sinasabi ng surgeon. Nakakainip din sa 8 hours na nakatihaya kasi kahit hindi ka inaantok, kailangan mong matulog uli. What? Kasi wala ka din namang gagawin. Nakatingin ka lang sa kisame. Di bali sana kung may butikin na naghahabulan. O di sana naaliw pa ako. Kaya lang wala eh. Yung isa pang mahirap sundin, pero dapat sundin, ay yung bawal uminom ng tubig. Kahit uhaw na uhaw ka na. Damn! Dumating sa akin yung point na sinabi ko sa ate ko, yung nagbabantay sa akin, na nauuhaw na ako. Gusto kong uminom. Ang ginawa niya, kumuha siya ng bimpo, binasa niya ng konti yung dulo, tapos idinikit niya ng bahagya sa labi ko. Yun lang kasi yung pwede niyang gawin dahil nga bawal pa talaga ako uminom ng tubig. Talagang naisip ko noon na sana mag-fast forward na yung mga nangyayari para makainom na ako. 14 hours yata yung lumipas bago ako nakainom noon tsaka nakakain. September 24, pinuntahan ako ng surgeon sa my room. Sabi niya, pwede na akong kumain at inuman. Pero bawal pa ako sa milk, soft drinks, tsaka beer. Tsaka dapat daw maglakad-lakad ako para maging okay yung blood flow ko at mag-move na rin yung bituka ko at hindi magdikit-dikit. May inopera kasi siya before na appendicitis din. Tapos ilang months lang, ay bumalik yung pasyente na yon at inopera niya uli. Ang dahilan, hindi niya sinunod yung payo ng doktor na kailangan niyang maglakad. Tuloy, nagka-problema siya sa may bituka at kinailangang operahan uli. Bago umalis yung surgeon, sinabi niya sa akin na pag okay na daw yung swab test ko, pwede na akong lumabas na ospital. Then after 1 week, pumunta ako sa clinic niya para tanggalin yung tahi dun sa inopera sa akin. About dun sa swab test, bago kasi makalabas yung pasyente dun sa ospital, kailangan talagang iswab test. So, nagstay pa kami ng isang araw ng ate ko sa ospital
para hintayin yung result ng swab test. Habang naghihintay ng result, syempre, lakad-lakad muna ako kahit pa unti-unti. Tulog, kain. Isa pa nga pala, pagka-opera mo pa lang, bawal kang matawa o tumawa. Kasi mas sasakit yung inopera sa'yo. Natry ko na kasi yun. Kaya guys, kapag lang naman may kakilala kayong naoperahan dahil sa appendicitis, pag nawag nyo silang patatawanin, pwede silang mag-smile pero tawa, hindi. September 25, after ng paghihintay, lumabas na yung result ng swab test. At salamat sa Panginoong Diyos dahil negative yung result ng swab test. Kaya that day, nakalabas na ako ng ospital. Nandito na ako nagpapagaling sa amin, dito sa bahay. Sinunod ko yung payo ng surgeon na maglakad-lakad, kahit pakunti-kunti. Nung mga unang linggo, para pa akong kuba maglakad, syempre pagka-opera, mahirap maglakad. Tapos, ang nireseta sa aking gamot ay pain reliever, tsaka antibiotic. Pagdating naman sa food, hindi ako masyadong kumakain ng karne tsaka ng saging kasi pasintabi sa mga kumakain. Hindi ako kumakain masyado ng karne tsaka saging kasi nakakatigas siya ng tae. At kapag matigas yung tae mo, hihintayin mo siyang lumabas mag-isa kasi bawal kang umire dahil mapapuwersa yung inopera sa'yo. Especially kapag first 2 weeks ka pa lang lumabas sa ospital, kailangan mong bantayan yung kinakain mo. Kaya yung kinakain ko ng time na yon, tsaka hanggang ngayon naman, ay more on prutas tsaka gulay. After a month, hirap pa rin akong maglakad, pero nakatuwid na akong maglakad. Hindi katulad before na parang kuba. Then may time na masakit yung lower back ko. Siguro yun yung tinusukan ng anesthesia nung inopera ako. Mas naging lamigin ako ngayon compare nung hindi pa ako naoperahan. Ganun daw yata talaga pag nabuksan na yung katawan or naoperahan. At dun na nga nagtatapos ang kwentuhan natin guys. Pero bago ko tapusin ang videong ito, gusto ko magpasalamat sa doktor, surgeon at nurse na nag-asikaso sa akin. Sa mga pasyente at relatives ng pasyente dyan, sana po ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng doctors and nurses. Lalo na hindi po madali yung trabaho nila, especially ngayong pandemya. Nagpapasalamat din ako, syempre, sa family ko. Lagi silang nandyan para alalayan ako. Lalo na yung first 2 weeks, literal na alalay ang ginawa nila sa akin. Inalalayan nila akong umupo, humiga, tumayo. Ayan, thank you! At dito na nga nagtatapos ang video natin guys. Mag-ingat tayong lagi at huwag niyo kalilimutan mag-subscribe. Thank you guys! Bye!